The major diseases of rice and how to manage and control it. Merong tatlong mikrobyo ang dahilan ng pagkasakit ng ating panay: ang bakterya, fungus at virus. May apat na karaniwang sakit na bakterya ang palay. Ito ay ang bacterial blight, bacterial leaf streak, foot rot at ang grain rot. Ang fungus ay may limang karaniwang sakit: ang blast or neck rot, brown spot, sheath rot, tawny mildew at false rot. Ang virus ay may apat na karaniwang sakit: ang tungro, grassistan, rockstan at transitory yellowing. May tatlong mga bagay na dahilan kung bakit may sakit: ang tanim, ang mikrobyo at ang panahon, o ang tinatawag nating disease triangle: ang host, pathogen and environment. Kung ang tanim ay malaling kapitan or susceptible, ang mikrobyo ay agresibo or virulent, at ang panahon ay kanais-nais or favorable, siguradong magkaroon ng sakit. Paano ba natin ma-manage o makontrol ito? Ito ang mga bagay na dapat nating gawin. Una, pumili ng mga resistant rice varieties. Ito ay malalaman natin sa pamamagitan ng pagsaliksik sa mga label nito. Pangalawa, sumunod at gagawin ang mga good agricultural practices. Kagaya ng tamang paghahanda ng lupa. Kailangan ang lubusang paghahanda nito sa pamamagitan ng tatlong beses na pag-aralo na may isang linggong pagitan bawat operasyon. Kung lubusan ang paghahanda ng lupa, madisturbo ang mga mikrobyo at mahalo sa lupa at mahinto ang kanilang life cycle at maminos din ang pangyayari sa sakit. Ang tamang distansya sa pagtatanim. Ang inirekomendang distansya ay 20 to 25 centimeters kada tanim na may population density na 160,000 to 250,000 na tanim kada hektarya na may isa hanggang dalawang rice seedlings per hill. Kung sobrang lapit at sobrang dami ng seedlings, posibleng mas mangyari ang hawaan sa isa't isa at mas malamang magkaroon ng epidemic. Pangatlo, ang tamang pag-abono. Kailangan sumunod sa rekomendasyon. Ang tamang uri, tamang dami at tamang panahon sa pag-abono. Ang kulang at sobrang pag-abono at hindi tugma sa uri at tamang panahon ay malamang maging dahilan ng pagkasakit sa ating mga panay. Pang-apat, ang pag-control ng mga damo. Kung maraming damo, ito ay maging kompetensya sa ating mga palay at maging dahilan sa malnutrisyon. At kung malnourish ang ating mga tanim, ay madali itong magkasakit. Kung hindi maiwasan magkasakit, huwag gumamit kaagad ng mga chemical pesticides. Gumamit muna ng mga organikong pesticides at gagawin ang pag-monitor nito para makahanda sa mga sumusunod na mga gagawin. Kung magsimulang dumami ang sakit at magkaroon ng epidemya, ang last option ay ang paggamit ng mga chemical pesticides at siguraduhin alam mo ang specific na active ingredient para sa specific na sakit. Dapat nating malaman na ang sakit na virus ay wala pang lunas at ang sakit na bakterya at fungus ay may apat na klaseng pesticide na para nito: ang protective fungicide, eradicant fungicide, protective and eradicant fungicide, at ang curative or systemic fungicide. Ang halimbawa ng protective fungicide ay ang zinc. Ang eradicant fungicide ay ang mercury chloride. Ang protective at eradicant fungicide ay ang captan. At ang curative or systemic fungicides ay ang binlade
at ang Apron 35. Huwag nating kalimutan na maging wise sa paggamit ng mga chemical pesticides. Kung ang ating mga palay ay malapit ng i-harvest, o mga isang buwan na lang bago mag-harvest, iwasang mag-apply ng mga chemical pesticides dahil ang mga residue nito ay hindi madaling mawala at posibleng makasira ito sa ating katawan kung ito ay ating makakain. Sana ay may natutunan kayo mga ka-farmers. Maraming salamat po.